magkakaroon ng masaya at stable na relationship, guys, ay lahat nakadepende sa'yo. Ika nga, ikaw ang gumagawa ng kapalaran mo. Kada isa sa atin ay tayo ang gumagawa ng kapalaran natin. Mababae ka man o lalaki, lahat tayo ay may choice o kaya gumawa ng desisyon kung ano o alin yung pipiliin mo kapalaran sa buhay mo. Kaya yung pagiging masaya at pagkakaroon ng stable na relationship sa buhay mo ay lahat nakadepende sa'yo. At lalong-lalo pa kung ikaw ay babae. Kasi ang huling desisyon pagdating sa relasyon ay nasa'yo. Pero yun ay kung high-value woman ka. Marirealize mo yun na nasa'yo pala ang desisyon. At pag high-value woman ka, guys, isa lang po ang ibig sabihin niyan. Matalinong babae ka. At pag matalino ka, automatic ay alam mo na nasa'yo ang desisyon ng kahit ano pa mang gawin mo sa buhay mo. Nasa'yo ang desisyon o choice kung sino yung pipiliin mong tao na manatili sa buhay mo, sino yung taong pipiliin mong magpapasaya sa'yo. At higit sa lahat, guys, bilang babae ay nasa'yo ang desisyon kung makikipagrelasyon ka ba sa lalaking yan o hindi. Pero lahat ng yan, guys, ay marirealize mo lang kung high-value woman ka. Hello guys! Welcome back to my channel. My name is Jonna. For those who are new here, ang inyong Ate Jing ay muli namang nagbabalik para magbigay sa inyo ng tips, ideas, advices, and guidance for your long-distance relationship. Pero sinisikap ko rin, guys, na kahit yung mga nasa short distance ay makaka-relate man din sa pinag-uusapan natin sa bawat video. Kaya, kung nasa relasyon ka, kung nasa LDR ka, o ma-short man ito, or even searching, this channel is perfect for you. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay 12 tips kung paano para maging high-value woman ka. Kasi yung high-value woman, guys, ay sila yung hinahabol at sila rin yung madalas ang hindi nasasaktan. Kasi sila yung matalino pagdating sa relasyon. At sila rin yung marunong magdala sa sarili, marunong magdala sa relasyon kasi alam nila yung tinatahak nilang daan na sila yung tama. So kung ikaw yung taong mahal na mahal mo yung oras sa buhay mo, ayaw mong magsayang sa maling tao at sa maling relasyon, maglaan ka ng oras para mapakinggan o mapanood mo tong video na to para maging high value woman ka. But before we will start on it, don't forget to hit the subscribe button below at huwag nyo rin kalimutan na itap yung bell button natin so you will be notified to all of my upcoming videos. Guys, medyo marami-rami ito kasi 12 tips nga yung ibibigay ko on how to be a high-value woman para matigil na yung paghahabol mo at oras na ikaw naman ang habulin. Ngayon, para magawa mo yan, let's go straight to our tip number 1, which is love yourself. Napaka-simple lang, guys. Mahalin mo muna yung sarili mo bago ang iba. Kasi paano mo mamahalin ng tama yung iba gayong hindi mo nga ito magawa sa sarili mo? Paano mo masasabi na mahal mo yung taong yun gayong hindi mo nga alam kung paano mahalin yung sarili mo? Kaya higit sa lahat, guys, on how to be a high value woman, love yourself. Kasi pag mahal mo yung sarili mo, ay dyan mo marirealize yung worth mo. At pag alam mo yung worth mo, ay hindi ka pwedeng manatili sa taong sinasaktan ka, pinagtitiis ka, at binabaliwala ka. Kasi alam mo yung worth mo. So, isa yan sa mga factor na hindi masasayang yung oras mo kasi bakit ka mananatili sa isang relasyon na toxic? Bakit ka mananatili sa karelasyon mong sinasaktan ka lang? At dahil nga alam mo yung worth mo, mahal mo yung sarili mo, kusa kang lalayo sa kanya. Now, let's go to our tip number 2, which is demand respect. Yes, masama ang mag-demand ng kung ano-anong bagay, guys. Pero ang pagdi-demand na dapat respetuhin ka ay yun po yung tama. Lalo na kung babae ka.
So, if you want to be a high-value woman, gawin mo yung karispe-respeto ang sarili mo para makapag-demand ka ng respeto sa kapwa mo. But most especially, doon sa karelasyon mo, doon sa kapartner mo. Lalo na kung nafe-feel mo guys na yung tipong parang inaapakan ka niya, iniinsulto ka niya. If you want to be respected pero hindi ka nire-respeto ng tao, lalo na kung wala ka namang ginagawang masama, demand respect from him. Kasi kung hahayaan mo lang yung kapartner mo guys na insultuhin ka, mura-murahin ka, pagbibintangan ka ng mga bagay-bagay na kahit wala siyang ebidensya, kahit wala kang ginawang masama, ay dyan ka mawawalan ng value. At mamimihasa yan kasi hinahayaan mo. But if you want to be respected, loved, and valued, kung minsan ay kailangan mong i-demand yan sa kapartner mo. Pero, kung hindi yan kayang maibigay ng kapartner mo, let him go. Because if you want to be a high-value woman, you must know your worth. At kung alam mo yung worth mo, ay alam mo dapat sa sarili mong hindi siya karapat dapat sa'yo kasi hindi ka nararapat kanino man na mura-murahin, insultuhin, at sasaktan hindi lang feelings mo kung hindi pati pride mo. Now let's go to our tip number 3, which is maging confident. Napaka-importante guys that if you want to be a high-value woman, ay huwag yung tipong tatago-tago ka sa buhok mo, yuyuku-yuku ka kung makikipag-usap ka sa kanya kasi ang mensaheng may papaabot mo niyan sa kanya ay napakababa mo na kung gusto mong maging high-value woman ay hindi dapat ganun. So, if you want to be a high-value woman, be confident. Pero higit sa lahat para magawa mo yan, be independent. Kasi kung taong independent ka, ay madali na lang sa'yo guys na maging confident. Kasi usually sa mga taong independent ay malakas yung loob, matalino. And to be a high-value woman, kailangan mong maging confident. Kailangan mong ipakita sa kanya na kaya mong tumindig sa sarili mong paa. Na matatag ka, matalino ka, may alam ka, at hindi ka niya pwedeng apak-apakan kasi high-value woman ka. Now let's go to our tip number 4, which is piliin mo lang yung karapat dapat sa'yo. To be a high-value woman, guys, I settle for nothing less than what you deserve. Kaya nga, napakahalaga na alam mo kung sino dapat yung karapat dapat sa'yo. Dapat may ideal guy ka or ideal person na nilo-look forward na dapat ito yung makatuluyan mo. Na dapat ito yung gusto mong lalaki na makarelasyon mo, na makapartner mo sa buhay. Kasi ito yung karapat dapat sa'yo, sa personalidad mo, at magiging compatible sa'yo. To be a high-value woman, ay wag mong hayaan na ang mapupunta sa iyong lalaki ay tira-tira ng iba. O kaya, ang mapupunta sa iyong lalaki ay yung bahala na ang importante magkaroon ka lang ng boyfriend. Bahala na ang importante magkaroon ka ng KLDR. Bahala na ang importante ang boyfriend mo ay puti. No! To be a high-value woman, dapat may nilulook forward kang person na ito dapat yung tao ang gusto mong makatuluyan, ang gusto mong maging kapartner sa buhay kasi ito yung karapat dapat sa'yo. That's how to be a high-value woman, guys. Now, let's go to our tip number 5, which is mag-set ng standard sa babae or sa lalaki. Kung babae ka, mag-set ka ng standard sa lalaki. Kung nasa third gender ka, it doesn't mean, guys, na kahit nasa third gender ka ay wala ka ng karapatan na mamili ng tao na maging karapat-dapat sa'yo. Lahat po tayo sa mundo ay pantay-pantay. So kahit na nasa third gender ka, ay may karapatan kang mag-set ng standard to settle down with that person. So to be a high-value person, hindi lang babae, mag-set ka dapat ng standard ng tao na makarelasyon mo. Katulad ng tip number 4 natin guys, huwag mong hahayaan na ang mapunta sa'yo ay tira-tira. Huwag mong hahayaan na ang mapunta sa'yo ay dibaling drug addict, dibaling walang trabaho, dibaling useless ang pagkatao. Ang importante ay magkaroon ka lang ng boyfriend na puti. Ang importante ay magkaroon ka lang ng LDR. No! Huwag na huwag mong hahayaan yan
Kasi for sure, hindi ka sasaya sa taong yan. If you want to be a high value woman or a person, dapat alam mo kung saan ka sasaya. If you want to be a high value woman or a person, don't compromise your standard. Now let's go straight to our tip number 6. Have your own life. Magkaroon ka ng sariling buhay. Be yourself, be independent. To be a high value woman, guys, hindi ibig sabihin na porke may ka-partner ka, porke may ka-LDR ka o ka-relasyon ka, ay dapat idepende mo na lang sa kanya yung lahat ng panahon mo, lahat ng oras mo, at lahat ng atensyon mo. Napakamali po niyan. Have your own life. Yung buhay mo ay buhay mo. So live your own life. Live with it. Enjoy your life. Para mas malinawan kayo, guys, ay papaliwanag ko sa inyo ang isang bagay kung bakit naaakit yung mga lalaki sa mga high value woman. Kasi yung mga high value woman, they know their worth. They have their own life. At ang taong may sariling buhay ay makulay ang buhay. And the reason why na naaakit yung mga lalaki sa kanila ay because they want to join to the life of that woman. Kasi nga, makulay yung buhay ng babaeng yan. Kaya ngayon, hahabulin ng lalaki yung babaeng yon kasi nga, makulay yung buhay ng babaeng yon and they want to join with her. So, isipin mo kung nakadepende ka sa kapartner mo. Paanong gugustuhin ng kapartner mo na mag-join sa buhay mo gayong nakadepende ka sa kanya? So, kung magdedepende ka sa kapartner mo kasi nga may karelasyon ka, then you will end up into a boring one. So, paano mo aasahan na mag-stay sa inyo yung kapartner nyo kung napaka-boring mong tao, lalong-lalo pa kung nasa LDR kayo? To be a high-value woman is the key, guys, para magtagumpay yung LDR. Kasi kung mapapansin nyo lahat ng tips na ibibigay ko sa inyo, ay ito madalas yung mga karakter na meron yung babaeng hinahabol ng mga foreigner, ng mga lalaki. Now, let's go to our tip number 7, which is maging dominante na may konsiderasyon. Paano mo ba gawin yun? To be a high-value woman, guys, ay dapat maging firm ka. Ipakita mo sa kapartner mo na matatag ka, matigas ka. Kaya nga, gawin mo ang maging dominante. But at the same time, na may konsiderasyon. Kasi kung may konsiderasyon ka sa kabila ng pagiging dominante mo, ay matigas at mataas ka sa paningin ng kapartner mo, but at the same time, you are soft. Kasi nga, kinukonsidera mo yung mga bagay-bagay, but at the same time, ay ikaw yung nasa top. Ikaw yung nasa taas. Napaka-perfect example nito, guys, ay yung tipong may pinagdidebatihan kayong idea. Ngayon, to be a high-value woman, dapat may idea ka at dapat manaig yung idea mo. To be a dominant. But at the same time, to be soft ay kailangan mong ikonsidera yung idea ng kapartner mo. In that moment ay makukuha mo yung tip number 7 natin na maging dominante na may konsiderasyon. Now let's go to our tip number 8, which is marunong ka dapat rumispeto. But of course, guys, kung gusto mong respetuhin ka ng iba, ay dapat marunong ka munang rumispeto. Like for example, magdidemand ka ng respect sa kapartner mo pero ikaw mismo binababoy mo siya. Paano ka rerespetuhin pabalik ng kapartner mo gayong ikaw mismo ay hindi mo siya nirerespeto? Respetuhin mo muna siya bago ka mag-expect na respetuhin ka niya. Then, pag nirespeto mo siya, saka ka mag-demand na respetuhin ka niya pabalik kung hindi ka niya nirespeto sa kabila na nirespeto mo siya. So, to be a high-value woman, guys, huwag niyong kakalimutan to be a respectful first of all. Huwag mong hintayin na ikaw yung unang rerespetuhin. Kung hindi, ikaw dapat ang unang magbigay nito. Ikaw dapat ang unang rumispeto sa kapwa mo o lalo na sa kapartner mo. Now to our tip number 9, which is maging maharot pero may class. Hindi pwedeng mawala yung pagiging naughty na side mo, guys. To be a high-value woman, ay dapat nga nandoon na exciting kang tao. So, yung pagiging maharot ay hindi dapat mawala yan.
But to be a high value woman, maging maharot na may class. Maging malandi ka, pero wag naman to the max level na halos kasing baba mo na yung sahig. Maging maharot, maging naughty, maging malandi, pero dapat may class. The best example nito, guys, ay yung maging naughty ka, maging maharot ka, but only through message. Kung aabot ka man sa pagpapadala ng sexy photos, ay doon ka lang sa sexy photos. Huwag kang magpadala ng nude photos. Kasi nude photos, guys, is already to the bottom level. Lalo na kung yung LDR nyo, yung relationship nyo, ay hindi naman ganoon katatag. Ilagay na natin, guys, na yung LDR nyo ay maaga pa. Tapos nagpapadala ka na ng nude photos sa kanya, yung totally naked. Pati pa yung private part mo. Pag hinihingi niya ay binibigay mo. Pag ganyan ka, na pinapadalhan mo yung ka-LDR mo ng nude photos and even your private part, then you are not a high value woman. So, if you are not a high value woman, ay wag mo nang asahan na tutuluyan ka ng ka-LDR mo unang lalaki. Now, let's go to our tip number 10, which is be passionate. To be a high value woman, guys, ay maging sensitibo ka sa mga bagay-bagay about doon sa mga sensitibong part ng buhay niya. About dun sa mga sensitibong part ng mga gusto niya, ng mga interest niya sa buhay, on everything about sa kanya, guys. Hindi ibig sabihin, guys, na to be a high value woman, ang sabi na Tijing ay dapat maging dominante ka, matigas, matatag, at yung tipong dapat tingnan ka ng kapartner mo na ikaw yung nasa top. No! Dapat marunong kang magbalanse. Kung gusto mong tingalain ka ng kapartner mo, respetuhin ka ng kapartner mo, timbangin mo yung pagdadala ng mga sitwasyon. Kahit ang tingin ng kapartner mo sa'yo ay nasa top ka ng relationship nyo, ikaw yung nasa top, ikaw yung dominante, huwag mong isaksak yun sa ulo mo. Dapat nasa gitna ka lang lagi, nagtitimbang ng mga sitwasyon para madala mo ng maigi, ma-handle mo properly yung relationship nyo. Now let's go to our tip number 11, which is napaka-perfect example nito, guys, ay napaka-busy mo sa trabaho. Hindi ka na halos natutulog kasi inu-occupy ng trabaho yung buong araw mo. Ngayon, may gabi ka pa pero hindi ka na lang ba magsa-shower? Hindi ka na lang ba kakain? Hindi ka na lang ba matutulog? To be a high-value woman, ay dapat yung kapakanan mo ang unahin mo. So kung napaka-busy mo na yung tipong hindi mo talaga siya maisingit, ay huwag mong pilitin, guys, na bigyan siya ng panahon kayong hindi mo talaga kaya that time. Huwag kang palaging maging free para sa kanya na yung tipong isasakripisyo mo yung isang bagay sa buhay mo para lang sa kanya. No! To be a high-value woman, dapat i-recognize niya na busy ka rin. So that he will organize his time also para mag-fit in doon sa'yo. Kasi dyan ka iti-take advantage ng kapartner mo o ng lalaki kung lagi kang free. Hindi kanya paglalaanan ng special na panahon, hindi niya kailangan pang i-organize yung oras niya para lang mag-fit in sa buhay mo. Kasi every time na mag-re-reach out siya sa'yo ay palagi ka namang free. But in fact, kahit hindi ka free, because you adore him, ay binibigyan mo siya ng panahon at isinasakripisyo mo yung importanteng bagay sa buhay mo para lang maibigay yun sa kanya. No, napakamali po niyan. Dapat, ibigay mo lang yung free time mo sa kanya kung free time mo talaga. Huwag maging free all the time para sa kanya. Now let's go to our tip number 12, which is marunong ka dapat humindi. To be a high value woman, guys, ay dapat marunong kang humindi. Kung hindi mo gusto, humindi ka. At hindi yung magi-give in ka kahit kalabisan na yung hinihingi niya para lang mag-work out yung relationship mo sa kanya. No, napakamali po nun. Mawawalan ka ng value. To be a high value woman, kung hindi naman tama yung hinihingi niya sa'yo, ay huwag mong ibigay. Marunong ka dapat na humindi. Ngayon, kung tatakutin ka niya na hindi mo naman pala kayang ibigay yung pangangailangan ko, so let's break up, then let him go. Napaka-perfect example nito, guys, ay yung hihingian ka ng ka-LDR mo ng nude photos o kaya maghubad ka sa harapan niya at magsarili ka.
Alam mo naman na kalabisan na yan at sobra-sobra sa pagkatao mo bilang babae. Ngayon, tatakutin ka ng kapartner mo. Kung hindi mo ibibigay yan, let's break up kasi hindi mo naman napupunan yung needs ko. So let him go. Because he is not the right person for you. Huwag kang manghinayang na mawala yung klaseng tao na ganyan. Kung hindi nagmi-meet doon sa standard mo, say no. Huwag mong i-compromise yung standard mo para lang mag-work out yung relationship mo sa kanya. Huwag kang matakot humindi. Hindi lang nag-iisa ang lalaki sa mundo. So that's all guys. I hope may nakuha na naman kayong tips, ideas, and advice, especially guidance guys from your Ate Jing. Hangad ko ang maging maligaya kayo, matagumpay sa inyong relationship. But most of all guys, ay maging matagumpay para sa sarili nyo. Hindi po pa kontes ang pag-aasawa. So, huwag kayong matakot na mangulikta and to select the best in the end. Huwag kayong matakot na matagalan kayo sa pagpili. Kung sa huli naman, ang mapipili nyo ay the best. Pero ang pumili ng the best guys, dapat ay ikaw yung piliin. At para kapiliin, make yourself a high value woman. A high value person. So for more LDR tips, huwag nyong kalimutan na i-check yung playlist ko. Nandun po lahat ng videos ko. And at the same time guys, yung sitwasyon nyo kung gusto nyong ipaabot ito. Kasi may series din tayo guys for LDR special guidance. Para talaga yan sa mga sitwasyon nyo. Ay comment nyo sa baba para talaga yan sa opinion nyo. But if you doesn't want to be exposed to our comment section, you can always follow me on my Instagram. O kaya sa Facebook page, makipag-connecta kayo sa akin ng personal. Doon tayo mag-usap ng sitwasyon nyo. Nang walang sinumang makakaalam. So that's all for today guys. Thank you for watching. Thank you for being with me. See you on my next video. Bye-bye!